Pinaplansya pa ang kabuuang detalye ng Reciprocal Access Agreement o RAA na pinirmahan ng Pilipinas at Japan nitong Lunes. Pero sa exclusive interview ng GMA Integrated News kay Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kazuya, nagbigay siya ng pasilip sa ilang nilalaman ng kasunduan. Magbibigay daan ang RAA sa pagpasok ng mga sundalong Hapon sa bansa. At sakaling lumabag daw sa batas ang Japanese servicemen, makikipagtulungan sila sa Pilipinas sa paghahabol sa mga ito. Under RAA, the authorities of Japan and the Philippines shall assist each other in the arrest of members of the forces, visiting forces, in the receiving states, and in handing them over to the authority, which is to exercise jurisdiction. Kaugnay naman ang pahayag ng China na huwag makialam ang Japan sa issue sa West Philippine Sea. Sinabi ni Ambassador Endo na lehitimong issue ito sa buong rehiyon. Mahalaga raw na suportahan nila ang bansang lumerespeto sa rule of law sa katubigan. Kanina, bumisita si Ambassador Endo sa GMA Network. Nagpasalamat siya sa GMA dahil sa pagpapalaganap ng kanilang kultura, kabilang na ang pag-ere ng GMA ng Voltes 5 noong 1978 at live-action adaptation nito. Nagpasalamat naman si GMA Network President and CEO Gilberto R. Duavit Jr. sa tulong ng Japanese Embassy sa mga proyekto ng GMA Kapuso Foundation. Gayun din sa teknolohiya ng Japan na malaking bahagi raw sa araw-araw na operasyon ng network. Naroon din sa pulong sina Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong at Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Indeed, you embody your slogan, Isa sa puso ng Pilipino. Through your dedication and passion, you have brought Japan into the hearts of the Filipino people, making it a cherished part of their lives. If you will notice, practically all our cameras are designed and built in Japan, and Japan continues to be a primary source of our technical requirements in our broadcast operations. Thank you very much, you honor, and please us very much by your visit. Time out muna sa stress at pumasyal sa mga nakaka-relax na lugar sa Bukidnon. G tayo dyan sa report ni Marisol Abdurrahman. Payapa, tahimik, at nakabibighaning tanawin. Ilang lang yan sa mga dahilan kung bakit binabalik-balikan ang probinsya ng Bukidnon. Kaya si Lani, naisipang dalhin ang anak para doon i-celebrate ang 12th birthday. Nag-isip kasi ako ng place na babagay dun sa personality niya. So naghanap ako ng medyo peaceful and quiet and calm na place. Perfect daw ang Bukidnon sa mga gustong mag-relax. Yung ganong feeling, hindi ko siya nakita sa mga ibang lugar na napuntahan ko. Isa sa mga alok ng probinsya ang breathtaking view sa kabundukan na may mayamang kagubatan. May rancho pang magbibisita. At mawawala ba naman ang pinagmamalaki nilang pinyahan? Kaya sa mga gusto raw magtanggal ng stress, kahit panandalian lang, tara din na sa Bukidnon. Marisol Abdurrahman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kinaaliwa ng netizens ang pagre-retouch ng isang batang babae sa Paranaque. Ang kanya kasing salamin ay side mirror ng isang sasakyan. Pusuan na yan sa report ni Joseph Moro. Palis na sana si Ace Buriel pero di siya makamove forward. Isang batang babae kasi ang busy sa side mirror niya. Nakakahiya raw abalahin itong on-flick ni street fashion icon. Naka-wolf cut with microbangs sa tampilik mata, weight at need ng retouch ng maskara. Ang unbothered queen si Jancel. Pagkatapos ng kanyang 5-minute on-the-spot by the street makeover, nag-viral siya sa TikTok with almost 4 million views. Ito raw ba ang literal na get ready with me?
mas maganda pa microbanks dito sa akin. Pinuri rin ng netizen si Ace na nagtsagang maghintay. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News.